I'm Maria Angelica Antolin and I'm a neo-impressionism artist. Gusto ko po kasi talagang gumawa ng matataba kasi dream ko po kasi talagang maging mataba. So yung dream ko po, inilagay ko na po siya sa pagpipainting and then, ayun po, masaya po akong gawin sila. Lahat po ma'am ng artworks ko is my memories po in the past, in my childhood. So, naano po ako na yung love ko po sa Filipino culture, yung pagiging hospitable, yung pagiging family-oriented po. Gusto ko pong ipakita po sa mga kabataan po ngayon, lalo na po ngayon, na yun po, napahalagahan po yung pamilya. Kasi ma'am, di ba, as a Filipino po, family intact po tayo. I studied Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Sa Mathematics po, may mga circles po, and sa painting ko po is most circles po yung mga nakikita. Matyaga po talaga ako eh. So, sa pagpapaint ko po, sa pagpapaintilisim ko po is dun po nakikita na matyaga po akong tao. Kasi ma'am, thousands of dots po yung lahat ng pag sa isang painting. So, ayun po. Matyaga po. And then, mga happy colors po kasi personality ko po yan kasi I'm a happy person po. I was mentored po by Kuya Lex Felix Tiglao for 7 years po. And nag-apprentice po ako sa kanya for 2 years. Yan, ginagawa ko po yung mga damit po niya ng Maria Clara sa painting niya. Hindi ko nga rin po akalain na makakapagpinta po ako ng sarili kasi never po pumasok sa isip ko yun. Kasi ang goal ko po talaga is to become a teacher po. And then, one time po, sinabi lang sa akin ni Kuya na Nika, gawa ka na ng sarili mong style. Tapos, yung sabi niya po kasi ang tiyaga-tiyaga ko daw po. Tapos, ang ano-ano ko daw po, napaka-masunuro, napaka-submissive ko daw po sa kanya. Kasi pag pipainting ko, pag hanggang dito lang, yun lang po talaga, hindi po ako lalagpas. So, yun po, talagang nagulat po ako. So, siya po talaga ang dahilan po ng lahat ng ito, ng kung bakit po ako naging artist, yun po. Pinaka-natatandaan ko pong sinabi niya sa akin is, huwag kang matakot, hayaan mo yung brush yung matakot sa'yo. So, kung isway ko lang po yung brush ng gusto ko, and then, yun po, makukuha mo po yung tamang blend. Namatay na po si Kuya Lex nitong February 19 po with ilang cancer po. And then, I am representing him because I dedicate all this, my hardship and work for him po. And sobra po talagang laki-laki ng utang na loob ko po kay Kuya kasi kung hindi ko po nakilala si Kuya, wala. Siguro hindi po ako makakapagtapos ng pag-aaral kasi yung trabaho ko po ngayon, I was able to provide for my study po. Para yun din po yung dream ko. And magpapasalamat po talaga kay Kuya kasi siya po talaga yung roots ng lahat ng nangyari sa akin na magaganda. Pag tinignan po yung painting ko, is maramdaman po nila yung kasiyahan po. Kasiyahan ng paglaki sa probinsya, kasiyahan ng paglaki sa family. Yun po, kaya wala po, wala na. Actually, hindi ko nga po alam na may bibili kasi hindi rin po ako bumibili sa sarili ko nung una kasi syempre marami pong tumaas ang kilay and then yun po until such time po na may nag-send sa akin na yun po na nagustuhan po nila and then sabi po nila sa akin na ano na gustong-gusto nila yung work ko kasi lalo na po nitong pandemic na yung bayanihan po na nabili nila is na uplift daw po yung personality nila na mas tumulong po sa ibang tao. Pangalawa po ako sa panganay. Actually, breadwinner po. Naging breadwinner po ako simula nung nakilala ko si Kuya. Simula po nung nakapag-painting po ako. Kaya sobrang thankful po ako sa art and sa mga collectors po na bumili po nung painting ko kasi napag-aral ko po yung sarili ko and then nakatulong po ako sa family ko. Kaya sobrang grateful po talaga. Maraming magagaling na artist na may talent pero hindi sila matyaga. Sinasabi nga lagi ni Kuya,
talo ng magagaling, ng masisipag, ang matyaga. Kaya ang tinuro niya sa amin is, kahit gaano kahirap, lalo na po dun sa style ko na sobrang dot-dot talaga, kailangan tiyagain lang po talaga. Kasi hindi nga po matatapos na isang upuan lang yung painting eh. Kaya doon po, sa art, sa mga artist, kailangan na tiyaga lang po talaga. Discipline din po, ganun. Sana po, matutunan po natin na napahalagahan po yung mga local artists natin. Kasi kailangan po natin yun ngayon and tulungan po natin yung mga kapwa natin Pilipino. Makakasagip po sila ng buhay, makakatulong po sila sa pamilyang hindi po nila alam na ganun po kahirap yung pinagdadaanan.